Okay, good morning mga ka-PS, ka-Professional Security TV. Gagawa naman tayo ng panibagong video kahit na napaka-busy tao tayo sa ating work life from Monday to Saturday and kahit na mga holidays, legal holidays, Sundays, gagawa pa rin tayo ng konting short video para sa konting kalaman na pwede natin measure sa ating mga kasamahan sa field. Ang topic natin ngayon ay patungkol sa security survey. Marami na akong nakikita sa mga ibang YouTube channel, sa mga officers nakasama natin sa industriya na nagdi-discuss about security survey, ngunit ang nakita po natin ay hindi appropriate doon sa topic na kailang dinidiscuss. Dahil ang sabi doon sa isang security officer na nag-upload ng kanyang video, security survey or risk assessment. Ito yung lilinawin natin, magkaiba yung security survey sa risk assessment at magkaiba pa rin yung security risk assessment. Kapag sinabing risk assessment, ito yung kadalasang ginagawa ng ating mga safety officer. At ang mga safety officer ay categorized into safety officer 1, safety officer 2, 3, and 4. Under ito ng basic occupational security safety and health BOSS or COS or construction occupational safety and health at meron pang OSS, no? So hindi tama yung pinakitang ina-upload na video sa ating kasamahan sa industry. Ako po ay disappointed sa nakita ko dahil tinapos ko yung video at meron pang isang officer na nag-upload din. Itong YouTube channel na ito ay hindi ko ito kinakareer dahil hindi ito ang primary priority. Ngunit tayo po ay paminsan-minsan nag-upload ng videos para sa konting kalaman na pwedeng magamit ng ating mga kasamahan sa field. Halimbawa, sa isang uploaded videos ng isang security officer, sabi niya, security survey, tapos yung content na kanyang pinakita ay meron pang sinasabi na rest at meron pang doon sa parts of survey merong tinatawag na document and security information. Ngunit yung pinakita niya ay mga permit ng building na ito din ay ISO. Hindi kasama yon. Kasi pag sinabing document and security information, ito ay categorized into 3. Top priority, confidential, at saka prior. Pag sinabing classified information, paano bibigyan ng security measures yung mga dokumento na yon? Kaya itong top priority, sino lang yung maka-access? Ito yung top priority, sino lang yung maka-access? At itong confidential, kung sino meron din classified information na accessible by management level. Kaya hindi pwede sabihin na document and information security, pakita natin itong building na ito, itong company na ito ay merong business permit, merong ISO qualification. Hindi tama. No, kaya for the sake siguro na for seeking more videos and more subscribers, ginawa nila, ito ay kadahilanan to earn money. No? Pero gaya ng sabi ko, itong channel na ito, hindi ko kinareer. Kaya ang goal ko lang ay makapagbigay ng tamang kaalaman sa ating kasamahan sa field. Okay, babalik tayo sa survey. Ano ba dapat o ano ba ang goal ng isang security survey? At ano ba ang isang security survey? No, magkaiba talaga security survey, security risk assessment, at saka risk assessment. Gaya ng sinabi ko kanina, itong risk assessment ay ginawa ng mga safety officer. Itong security risk assessment, ginagawa din ng mga security officer. At saka yung survey, sino ba ang pwede lang gumawa nito? At ano ba ang ibig sabihin ng survey? Ang survey po ay isang evaluation ng existing security control or existing security measures in place. Kaya pag survey, tinitignan ng isa ng gumagawa ng survey, ano ba yung existing security measures control o meron pa bang idagdag, meron bang kailangan na
maging tight yung security. Halimbawa, nung nangyari ang Resort World Manila, nung nakapasok ang isang active shooter, hindi tight yung security entrance. Walang control sa security parking, no? Galing pagbaba doon sa drop-off area na hanggang nakapasok sa parking, hanggang nakapasok sa elevator, pataas at walang guard. So, hindi tight yung security control nila, no? Kaya, ano naman yung security risk assessment? No? Ito yung evaluation of risk, potential threats, and potential damage or impact to the company. So, magkaiba ha? Kasi doon sa video na nakita ko, sinabi doon, may title na security survey or risk assessment. Magkaiba yun, ha? Pero ginawa nilang saksak sinagol, parang halo-halo sa Chowking, no? Meron akong kasama dito ngayon, maaga kasi kami, kasi pupunta kami, mag-travel kami mamaya, dalawang security officer kasama ko. Magkaiba yung security survey at saka security risk assessment, no? Hindi pwedeng paghalo-halo yun. Kapag halo-halo sa Chowking, masarap yun. Pag halo-halo sa security, pangit yun. Okay? Pag sinabing survey, ano ba ang pinaka-purpose? So, ang pinaka-purpose, i-measure yung existing or current security setup. Okay? Tapos, recommendation. Ito yung pinaka-goal ng survey. Yung iba, sa nakita ko, binabasa pa to identify, to evaluate, to assess, pero lahat ng mga information details ay available sa internet. Kaya kung sila ay nagbibideo, ay gumagawa ng video, ay talagang nakabasa, no? Tayo po ay ating isa puso sa isip na ano talaga yung survey. At saka, sino ang gagawa ng survey? Ganito yan. Kami po ay nasa agency provider. Yung survey na yan, halimbawa, merong new deployment of security personnel, or halimbawa, si previous security provider, pinalitan ng bagong provider, at mag-request si client ng security survey, siyempre gagawa yan sa agency. Hindi yung security officer na na-assign doon sa client o sa field. Okay? So, para pag-test sa provider kung kaya ba na gagawa ng comprehensive security survey. At pag-test din sa security setup and control doon sa client kung ano yung current security control. So, merong format sa security survey. Ito, meron pa akong nakikita. Nilagay doon sa format kasi numeric number 1, introduction. Pati introduction, kinopya pa. Yung introduction na yan, yan yung reference mo kung bakit ka magsusurvey, no? Halimbawa, sa reference number 1 mo, ito yung sinasabi. Ito yung nasa standard talaga. Security Service Agreement Contract. No, yan yung reference number 1. Reference number 2, ito yung request ng client to conduct survey. Okay. Sa iyong authority number 1, ilagay na approve Security Service Contract Agreement. No, approve na. Pangalawa, Standard Operating Procedure sa agency provider for the conduct of security survey. Okay? Numeric number 3, name of the installation and its location. So, ikaw ay gagawa sa establishment, ano yung name ng establishment, ano yung location, ano yung mission niya. So, ito yung format ng survey. At meron pang kasama yung personal moving control, access control, lighting system, at communication system. Meron pang final analysis pagkatapos ng recommendation at sa mga annexes. So, tayo po ay isa sa gumagawa ng secret survey para doon sa aming kliyente. Kaya, nung nakita ko ang mga uploaded videos na in-upload ng mga kasamahan natin sa field ng mga security officer din, ay talagang kung si line guard ang makakita, ay talagang iisipin na ito yung tama. At ito rin yung gagawa ng content, copy and paste, parang puto-puto maya, gaya-gaya puto maya. Kasi pag nakita ito, gagawin content, kopya-kopya na. Hindi na natin alam kung sino yung
real source ng ganitong information. Kaya ginawa nating video na ito para malaman kung ano talaga yung totoo. Again, magkaiba yung secret survey, magkaiba yung secret rest assessment saka rest assessment. Kung sino mang gustong makakuha ng copy ng secret survey, no? At saka rest, secret rest assessment, pwede kayo mag-email sa akin, ilalagay ko sa link sa description sa video na ito. At upang makatulong din tayo sa ating kasamahan sa field na makagawa ng tamang secret survey. Sa ngayon, ilang muna para kami po ay, ngayong oras na ito ay 05-1500 hotel. Kami po ay magta-travel along north area for client visit. Kasama ko itong dalawang pugi na ito. Ito, si Secret Officer Ed Vrog. At kasama ko naman yung isang officer, si S.O. Foro. Kami po ay magkakandak ng mag-client visit sa umagang ito. At hinihintay namin yung isang kasama namin na wala kaming driver, hindi kami makaalis. Okay, maraming salamat po. God bless us all. Thank you.